Sa Lunes na, ang huling araw ng filing ng income tax return. Paalala ng BIR, wala ng extension sa deadline. At ang late na magfa-file ng ITR, may karampatan ng penalty. Makibalita tayo kay Ian Cruz. Sa Lunes Santo na ang deadline ng filing ng income tax return. Kaya naman, unti-unti nang dumarami ang nagpa-file ng kanilang ITR sa Revenue District Office 39 ng BIR sa Quezon City. Mas mainam na raw na maagang mag-file kaysa makipagsiksikan sa mismong araw ng deadline. Si Abdel ang kabilang sa mga nag-file na compute na ang kanyang ITR. Lumabas na may babayaran pa siya sa bangko para makumpleto ang kanyang filing. Mahirap na pag sa last minute and on the last day, dagsaan yung tao. Ang mga taong wala ng tax due o kailangan bayaran buwis, hindi na tinatanggap sa manual filing sa BIR office. Bagkus, hinihikayat silang mag-online filing gamit ang e-BIR form. Isa ang 63 anyos si Lily sa nag-file ng ITR online sa e-launch ng RDO 39. Mas mabilis daw ito kaysa sa mano-manong filing. Automatic na nandoon na yung form, tapos mag-input ka lang ng konting data. Kasi ano na, parang automatic na lahat, your names and everything, yung data. And then yung kung meron kang income, di suot lang naman ganun, then computed na yon. Bukas din ang National Training Center ng BIR Main Office. Dito, pwede tanggapin ang ITR ng mga taxpayer mula Caloocan, Manila, Makati at Quezon City. Sa e-launch din nag-file ng e-BIR form ang first-timer na si John Michael Cortez. Kailangan lang mag-log on sa www.bir.gov.ph. I-download ang pinakabagong version ng e-BIR form. Saglit lang daw, natapos na niyang mag-fill up sa form at naisumite sa BIR online. Tiyak daw na natanggap ang kanyang ITR dahil may confirmation na siyang natanggap sa kanyang email. Mabilis lang naman po siya kasi konti lang naman po yung i-encode ko. Siguro less than 5 minutes or 10 minutes magagawa na po agad yun. Ang lahat ng tanggapan ng BIR ay bukas sa araw ng Sabado para ang maabala sa trabaho. Wala nang dahilan na hindi nila maasikaso ang filing ng kanilang ITR. Paalala ng BIR. Deadline po is April 15, sa Monday na po yun. Huwag niyo pong hintayin yun dahil pag po kayo ay may late, baka po mag-penalty. Malaki rin po yung penalty na dapat bayaran. Nasa 2.3 trillion pesos ang target collection ng BIR. Higit 1 trilyong piso ang inaasahang koleksyon mula sa mga individual taxpayers. Ian Cruz, GMA News.